Hello po at magandang araw po sa inyo. Welcome back po ulit sa ating channel. At ngayon po ay meron tayong gagawin na Nova CRT 21 inches. Bali, nabuksan ko na po ito, yung likod niya. Kasi dilinis ko muna yung kanyang mga alikabok. Bali, ang complaint ni customer nito, yung kanyang screen daw naka-curve dito sa left and right. Bali, sumara yung screen. Ngayon po, natin muna, check natin muna anong screen niya para makita niyo po. Ayan. Then, switch on natin. So, ayan, may standby na siya. Check natin yung kanyang screen, yung complaint ni customer. So, ayan po siya, kung makakita niyo, yung kanyang left and right na gilid naging curve na siya. Yan ang problema niya. So ayun, yun pong ating ito trouble kung anong sira nito. So ating pong chicken. Ayan. Yan yung board niya. Bali, may ibang gumawa na po daw nito. Ayun ko lang bakit hindi nakuha yung pinakasira niya. So, checkin po natin. So, pag ganitong problema, nasa pincushion section yung kanyang trouble. So ito po yung kanyang pincushion section, ito yung kanyang pincushion amp, tapos yung ito yung dalawang trimmer, may kaugnayan to sa pincushion, pero huwag natin galawin to kasi naka ano pa to eh, naka factory adjust. Bali, ang move natin, next move natin, tayo, voltage checking. Check natin dito yung voltage sa pincushion amp kung mayroong supply. Ayan po. So, ito yung kanyang ilalim ng board. Bali, may gumawa na nga nito kasi nagpalitan sila ng filter. Ayan. Napalitan na. Tapos may mga cable tie na rin yung kanyang transformer yoke. So, hanapin natin yung sumusupply sa pincushion amp. Ground natin ito. Fish prod. So, bali yun ko ulit yung unit. Ah, nakuha na pala siya. Nakasaksak na. Then, check natin yung kanyang transistor sa pincushion. Kung meron siyang supply. Una natin yung B plus kung stable yung B plus niya. Ay yung filter ng B plus. So meron siyang 112. Okay naman yung B plus niya. Kasi minsan na may problema ang B plus, lumitin yung screen. Pero ito okay yung B plus niya eh. Stable naman, constant siya. So ito yung transistor ng pincushion. Check natin kung ilang voltahe. So, ayan, meron na siyang supply. 7.4. Check natin yung pinanggalingan niya. Collector, tapos dito.
gumawa ng resistor. So yung kanyang resistor na pinuntahan, meron siyang 27 volts galing dito sa coil na malaki sa filter niya. Ayan, ito yung filter. Ayan, meron siyang 28 volts. Pero nung pumunta na sa collector ng pin cushion, nag-drop na siya. Naging 7.8 na lang. 7.4 yan po. Ayan. So, check natin itong resistor na to. Baka open na to or change value. Check po natin. Tanggalin mo natin yung resistor. Pulutin natin. So pag ganito pong sira sa pin cushion, section lang tayo mag-focus. Kasi meron naman siyang B+, may screen, may liwanag. Dito lang tayo sa pin cushion. So ayun po yung ating phone na resistor, yung sumusupply sa transistor na D2012 yung kanyang pin cushion amp. So ito siya. Bali alam to, fusible. Pero wala na siyang color, nabura na. So malamang lang to, mga 1 ohm or 4.7, pero checkin natin kung may resistance pa siya. So check po natin. So ito po, bali check natin kung mayroon pa siyang value. Wala na. Ayan. So open na siya. Kaya siguro drop na yung volt tayo papuntang pin cushion amp. Bali check natin sa analog. So kung fusible resistor lang naman to, dapat sa R times 1 mayroon itong value. Ayan po, makikita nyo talagang wala siya. Lagyan natin sa 100k. So sa 100k mayroon pa siyang nasukat na konti. So ibig sabihin totally change value na siya or partially open na. So, pagkapan natin yan, fusible resistor. Kuha tayo ito sa ating spare. Ito, kuha tayong spare dito. So, fusible, pwede na po dyan yung ito, 3.3. Check natin itong 3.3 to, orange orange gold. Hindi accurate yung kanyang value. Pero kaya po ito kasi bago naman siya, isilpak natin.
So, yun po, nai-salpak natin yung resistor. So, ayan siya. May salpak natin. Ito po yun, yung supply ng collector sa Pincushion amp. Ito. Check ulit natin yung voltahe, kung tumaas yung voltahe dun sa transistor, sa collector niya. So, yun ko ulit siya. Check po natin yung kanyang voltahe. Pinanggaling dun sa coil, 33 volts yun. 28 volts. Pang 11 volts. So, yung dating voltahe niya rito sa collector, 7 volts, ngayon naging 10.3 na. So, tumaas yung supply ng collector. Check po natin yung screen kung anong naging resulta. Ah, ayun. Bumukas na yung kanyang gilid. Check natin. So, ayan po siya. Gano'n na. Umistrita yung kanyang left and right. Ang gilid ng screen. Ayan siya. So, bali ang naging problema talaga niya, yung resistor na partially open na siya. Kaya nagsara yung kanyang Pincushion. So, okay na po to. Yun ang naging problema niya. Kahit po mag-adjust kayo dito, kung may problema ang Pincushion, hindi siya talaga bubukas yung kanyang gilid. Naka-curve lang talaga siya. So, testing natin. Bali natin, lagyan natin ng video signal. So ayan po, lagyan natin ng video signal para makita natin yung kanyang video. Ayan siya, okay na po yung kanyang left and right edge niya. Ayan po, wala na yung dating curve niya rito. So, okay na siya. Check natin. Ayun. So, okay na po siya. Ang naging problema lang niya ay yung kanyang resistor sa Pincushion amp. Bali, bumaba yung supply niya. Kaya nagkaroon ng abnormalities sa Pincushion. So, hanggang dito lang po at sana'y makatulong sa mga newbie na maka-encounter ng ganitong problema. At sa mga mahilig sa mga DIY, gustong mag-repair.
So, okay na po at hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa panonood. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, pa ano rin po, pa subscribe na rin po at i-like and share natin. Okay. Maraming salamat po.